Hello everyone! Welcome sa aking YouTube channel. Ngayon guys, ayan, may nabili kami ditong rattan fruits. Titikman natin guys kung ano ba talaga yung lasa ng rattan fruits. Kasi ngayon lang din ako nakakakita nito at ngayon lang ako makakatikim nito. So guys, welcome sa aking YouTube channel. Kung hindi pa kayo nakakasubscribe, please subscribe and touch the notification para lagi kayong updated sa aking mga video. So guys, start na natin. Ayan, nung nadala ko ng anak ko dito, habi ko ano yan, rattan fruits daw yan. So ngayon, titikman natin kung ano malasa ng rattan fruits. Ayan guys ha. Sa mga nakakatikim na nito, siguro masasabi nila kung ano na ng lasa nito. Ngayon, titikman ko siya guys. Ayan. Parang nangangasim na nga ako eh. Nakikita ko palang parang nangangasim na ako. So, ayan. Ayan po yung laman niya. Kita nyo naman guys. Ayan yung laman niya. So guys, titikman natin kung ano ba talaga lasa ng rattan fruits. Oh my God! Masasabi ko talagang ang asin! Na medyo mapait-pait siya, guys. So, guys, kung hindi pa kayo nakakatikim nito, sobrang asin talaga nito, guys. Kaya, try nyo na din. Pero may nagsabi sa akin nito, pwede daw itong pangsigang. Ayan, kita nyo naman yan, guys. Pwede daw itong pangsigang. Sa sigiri. Sa taas. Ayan, alam niyo naman kung magkano per kilo nito, 170 tapos masasayang lang. So guys, don't forget to like and share and subscribe. Ayan, natikman na natin kung ang lasa ng rattan fruit. Ayan, di bali na lang, huwag mo kumain ng prutas pag ganito kaasin. Tama lang talaga ito pang sigang. Pero ito try ko itong ipang sisigang. Kasi sabi nila may nagsabi na pwede raw itong pangsigang. Ayan eh. Kita nyo naman siya oh. Sabi. Masasabi mo talagang ang asin niya. Ang asin niya. Ayan eh. Ang dami pa naman ang binili ng anak ko guys. Ayan. Ayan. Tingnan mo siya oh. Para talaga siyang pag tiningnan mo yung balat niya is parang rattan. Ayan. So guys, pag kayo kakain nito, kahit siguro kayo maaasiman nito. Para akong kinilig, sobrang asin. Buti pa sampalok, pag sinawsaw mo ng sa asin, pwede na okay na. Pero ito grabe, ang asin talaga niya. Sobrang asin niya. Masasabi mong, oh, ang asin. Kahit sa asin, hindi ito pwede, guys. Kaya huwag nyo lang kainin. Yan, oh. Parang sumakit yung pangako sa asin. Ayan. Maliit lang siya. Pero pag titingnan mo siya, masarap. Parang siyang, ano eh, parang lansunis din. Pag binuksan mo. Pero pag tumatagal na siya, ayan, nangingitim. Kanina hindi siya maitim. Oh. Pag na-expose na siya sa hangin, pag nailabas na siya, ayan, medyo maitim na siya. At yung buto niya, ayan, itim din siya, guys. At ang lasa nito, guys, medyo mapait-pait. At maasim na maasim talaga. Sayang naman kung hindi ko ano. Ano ko na lang to, guys. Sisigang. Ayan, no. Kita nyo naman siya. Sisigang ko na lang to. Ayan, guys. Ganun pala ang lasa ng rattan fruits. Ayan. So, guys, kung may naiyugagaan kayo sa lata ng, ay, sa lasa ng rattan fruits, ayan, sabi ko sa inyo, ayan. Yung rattan fruits ay napaka-asin. At medyo mapait-pait siya, guys, ha. Medyo mapait siya. Kaya wag, kung hindi kayo mahilig sa maasim, huwag nyo nang itry. Pero kung gusto nyo naman malasahan, kung talagang totoo yung sinasabi ko, pwede nyo naman bumili kayo. Sa SM, ito kayo nabili. Ayan, ha. Sobra. Ang ganda pa naman yung tingnan. Ayan, ha.
Ang ganda-ganda niyang tingnan kasi kumpul-kumpul. Parang lang sunis siya. Pagkakaiba lang mapait. Ayan ha. Mapait lang siya na medyo maasin. But napaka-expensive din ang kilo nito. Oh. 172 per kilo. Ito wala pang kalahati. Nagtotal na siya ng 68 pesos. Ayan. So guys, ayan. Nalasahan nyo. Sana kung gusto nyo malasahan to, ayan, try nyo din para masabi nyo tama pala yung sinasabi ko. Sobrang asin. Ikiligin ka sa asin nito pag ito nakain. Ayan. Kumusta po kayong lahat? Ayan. Kakain sana ako ng iba, vlog ko sana, kakainin ko, di ko pala kaya. Kasi kahit may asin, hindi talaga siya pwede. Nangasin yung ganito. Yung pangawa, parang nanginginig ka talaga sa asin. Sobrang asin niya talaga, guys. Ayan. Kaya kung hindi ka mahilig, huwag ka nang bumili nito. Sayang lang. Pero pwede naman daw ito pang sigang. Sigang sa sinigang, na baboy, sa isda. Pwede naman siya. Tatry ko pa rin ito para di masayang. Ayan. Kasi sayang naman. Eh. Pag nasayang ito, sayang din. Para ka rin nagsayang ng ano. Ayan na oh, sinasabi ko sa inyo. Oh, umiitim siya, parang nagbabrown siya. Pag tumatagal ito, kanina ko pa binuksan. Kanina, di ba, hindi siya brown. Ngayon, nagbabrown na siya. Kaya, kita mo talaga yung asin niya. Saka, mapakla-pakla siya. Hindi ko siya type. Okay pa sampalok. Kasi yung sampalok, pag sinawsaw mo sa asin, nawawala na yun. Pwede mo rin siyang kainin. Parang natatakpan yung asin niya sa ano. Sa... nangangasim talaga ako. Sa asin. Pero ito hindi talaga pwede. Kahit damihan siguro ng asin, hindi kaya eh. Kaya ayan siya. So guys, thank you very much for watching for my video. Ayan. So, hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe. Ayan, thank you so much po. Ayan o. Lasa ng Rattan Foods ay napaka-asim at medyo mapakla. Ayan po. Thank you so much, guys. Ayan, thank you for watching. Ayan, binag ko lang yung Rattan para lang malaman nyo kung ano yung lasa talaga ng Rattan Foods. Bye-bye!